Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawilin. Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Ngalan niya'y dakilain. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po'y magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Mabibigat ang sinabi ninyo tungkol sa akin, sabi ng Panginoon. Ngunit ang tanong ninyo, ano-ano ba ang sinabi namin? Sabi ninyo, walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Bakit pa natin susundin ang kanyang mga utos? Bakit pa natin ipapakitang tayo'y nalulungkot sa nagawa nating kasalanan? Gayon, kung sino ang palalo ay siya pang pinagpapala. Hindi lamang iyon, ang masasama ay nananagana at sinusubok pa nila ang Diyos sa paggawa nila ng kalikuan. Ngunit hindi sila naparorosahan. Pagkatapos, nag-usap-usap ang mga taong may takot sa Panginoon. Narinig niya ang kanilang usapan.
Kaya ipinatala nila sa isang aklat ang kanilang pangalan. Sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon. Sa araw na ako'y kumilos, lubusan silang magiging akin. Kaaawaan ko sila tulad ng pagkalinga ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama ng taong naglilingkod sa akin at ng hindi naglilingkod. Tandaan ninyo, darating ang araw na lilipulin ko ang mga palalo at masasama. Sa araw na iyon, matutupok silang gaya ng dayami at walang matitira sa kanila. Sabi ng Panginoon, ngunit kayo na sumusunod sa akin ay ililigtas ko at pagagalingin ng aking kapangyarihan na lulukob sa inyo gaya ng sinag ng araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging nagsasaliksik ng banal na araw, ang utos ng puon siyang binubulay sa gabit araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabi ng batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi'y umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ipalagay natin na ang isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabi, kaibigan, bigyan mo muna ako ng tatlong tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay. Huwag mo nga akong gambalain.
Nakatarangkan na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap at binubuksan ng pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayong masama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Sama-sama nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Sabay-sabay nating sabihin, thank you, Lord. Alam niyo, kahapon ako po ay nagpasalamat sa Diyos sa 15th anibersaryo ng aking pagkapari. Ang aking pong tema sa darating na linggo, biyaya naman ang aking buhay, ang aking pasasalamatan. Kaya ang buwan ng Oktubre ay buwan ng pasasalamat para sa akin. Alam niyo mga kapatid, sa araw na ito, gusto ko pong ibahagi rin sa inyo yung pong pagninilay ko sa aking 15 taong bilang pare at buhay bilang tao. Alam niyo, maraming beses sa aking buhay bilang pare, bilang tao, na ako ay napamangha ng Diyos. Para bang sa dami ng aking mga naging pagkakamali, pagkukulang, tayo ay pinamamangha ng Diyos. Ibang kumilos ang Diyos. Pag ang Diyos kumilos, pag ang Diyos nagdesisyon, pag ang Diyos ang gumawa, dalawa lang yan. Talagang ikaw ay mapapamangha at magtataka. Mamamangha ka at magtataka ka. Bakit sa kabila ng marami kong nagagawang pagkakamali at pagkukulang, dumarating pa rin ang mga biyaya? Naisip mo na ba yun minsan? Na para bang pag may dumating na magandang bagay sa'yo, pag may magandang nangyari sa'yo, pag may biyayang dumating sa'yo, at naisip mo kung gaano ka nagiging masama, nagtaksil, nakalimod sa Diyos, and yet binigyan ka pa rin ng biyaya. Minsan, alam niyo, pakiramdam, ang kapal ko rin, ano? Ang kapal ko rin. Parang wala akong nagawang mali. Parang wala akong nagawang masama. At araw-araw, hindi man tayo maging tapat, ang Diyos mananatiling tapat at totoo sa Kanyang kabutihan sa atin. Palakpakan ulit natin ang ating Panginoon. Isang malakas na palakpak ng pasasalamat para sa katapatan ng Diyos para sa atin. Ha? Kaya nga, yung unang pagbasa narinig natin, ano ang sabi sa aklat ni Propeta Malakayas? Ano ang sabi ng Panginoon? Ang bigat ng sinasabi ninyo tungkol sa akin. Ha? Big words ang sinasabi ninyo. Ano yung madalas din natin naiisip na sinasabi ng ating unang pagbasa? Panginoon, bakit yung mga walang ya lalong pinagpapala? Unfair. Ako itong nagsisikap gumawa ng mabuti, ako pa yung ginagawa nila ng mali.
Ako na itong tumutulong. Ako na itong nagkukusa. Ako na itong nakakaalala sa kanila. Ako pang napapasama. Unfair. Bakit ka namang ganyan, Lord? Kung sino pa yung gumagawa ng mali? Yung kapitbahay ko, yung kamag-anak ko, yung kakilala ko, na alam ko marami itong ginagawang kalokohan. And then, pinagpapala? Sila pa yung kumikita ng malaki e nandadaya nga sa tinda nila? Sila pa yung mas nakakaangat-angat? Unfair. Akala natin hindi nakita ng Diyos yon? Akala natin nakalimutan ng Diyos yon? No. Lagi nating tatandaan ito. Hindi bulag, hindi bingi, hindi manhid ang Diyos sa lahat ng ginagawa natin. Ano ang sabi ng unang pagbasa rin natin? Baka akala nyo nakalimutan ng Diyos ang ginagawa nilang mali at masama. Never. Hanggat hindi nila ito tinatalikuran, hanggat hindi nila ito pinagsisisihan, alam ng Diyos yan. Ang masamang ginagawa ng iba, may araw yan. May araw ang kasamaan natin. Pero may araw din ang kabutihan natin. Kaya nga, anumang mali at masamang ginagawa natin, huwag mo isipin walang nakakita. Huwag mo isipin walang nakakaalam. Sira ulo lang ang magsasabi niyan. Dahil laging may Diyos na nakakakita. At yung mga kabutihang ginagawa mo ngayon, yung magandang binibigay mo sa ibang tao ngayon, huwag mong panghihinayangan yan. Mabuti kang tao. Panghawakan mo yon. Kapitan mo yon. Yun ang kailangan mo. Kaya nga ano ang sabi sa ating ebanghelyo ngayon? Walang masamang ginawa ang Diyos. Kung yung masasama na kapag bibigay ng mabuti sa kanilang anak, paano pa kaya ang mabuting ama natin? Kanina po sa ating Thursday ngayon, na-miss ko ng 2 linggo. Dahil tayo ay naglingkod ng 2 linggo sa mga kapatid natin sa gitnang silangan sa Middle East, ipagdasal natin ang mga nasa Israel ngayon. Silang mga siguro, kung tayo ang nasa sitwasyon nila, hindi malabong isipin nating, Panginoon, nasaan ka? Palakasin natin ang loob nila. Wala man tayo sa tabi nila, may pananagutan tayo para sa kanila. Ipagdasal natin ang kaligtasan nila, higit sa lahat ang pananampalataya nila. Na huwag silang makakalimot na may Diyos pa rin na tatapos ng kasamaan ng tao. Kaya nga kanina sa ating feeding program, 407 ang ating napakain. Yung aming refleksyon kanina, yung aming katisismo kanina, sa tingin niyo po ba, sabi ko sa kanila kanina, plano ba ng Diyos na wala kayong bahay ngayon? Ginusto ba ng Diyos na hindi kayo nakakakain ng mabuti araw-araw? Hindi. Walang masamang hinangad ang Diyos para sa tao. Walang masamang ginawa ang Diyos para sa tao. Yan ang lagi nating tatandaan. At kung meron mang nangyayaring masama sa mga taong gumawa ng masama sa iyo, huwag mo isipin ang Diyos ang gumante. Yun ang bunga ng pagkakamali at pagkakasalang pinili ng tao. Kaya lagi ko sinasabi, piliin man ng ibang taong maging masama, huwag kang papatol. Laging may Diyos nahahatol. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, araw-araw, hanggat tayo nabubuhay, huwag nating kalilimutan, sabi ng Ebanghelyo, ang Diyos laging nakahanda
Kahit ilang beses kang magkamali, makikinig pa rin siya kapag humingi ka. Kahit ilang beses tayong magtaksil sa Kanya, makikinig pa rin siya pag lumapit ka. Pero lagi nating tatandaan, anuman ang piliin natin sa mundo, sa buhay natin ngayon, ang magdadala sa atin kung saan tayo makararating pagkatapos ng pinili mong ugali sa mundong ito. Araw-araw, panghawakan natin. Ang kasamaan, may araw din. Pero, ang kabutihang huwag mong pagsasawaan sa Diyos, may araw din. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nangako si Kristo sa atin, humingi at kayo'y bibigyan. Lumapit tayo sa ating Amang nasa langit nang may kapanatagan at pananalig. Ang ating pong itutugon, mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Bilang simbahan, nawa ay italaga natin ang ating mga sarili sa tunay at malalim na buhay pananalangin. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Ang mga taong labis na abala, nawa ay matutong maging bahagi ng kanilang mga gawain ang pananalangin. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Tayo naway patuloy na manalangin kahit na gaano kabigat ang ating kasiraan ng loob dahil sa mga pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Ang mga may sakit, naway magkaisa sa kanilang pananalangin at sakripisyo sa mga pagpapakasakit ni Kristo. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Ang mga tapat na yumao, naway muling mabuhay kay Kristo. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na pangangailangan at kahilingan habang ating isinasama sa ating misa ngayon ang kaligtasan ng lahat ng naiipit sa kaguluhan sa Israel, lalo na ang mga bata, mga babae at matatanda. Ipagdasal natin ang angagarang pagtatapos ng kaguluhan doon, ang mga biktima ng iba't ibang kalamidad, aksidente sa ating bansa at sa buong mundo, ang mga walang sapat na makain at tirahan araw-araw, at ang mga kababayan natin nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming maawain, higit pa sa mga imahinasyon ang iyong kabutihang loob at sa mga pamamaraang hindi namin maunawaan. Pakinggan mo po nawa ang panalangin itinataas namin sa iyo sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tinapay ay handog sa'yo, Ama.
kapayapaan nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin, ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama,
Lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay at ang mga namatay sa iba't ibang digmaan sa mundo, lalo na sa Israel. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcuta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumainyong. Kahit anong mangyari, huwag kayong matakot at madamot na gumawa ng mabuti at maging mas mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Hesus Nazareno.
Siya ang tunay na magtatanggol sa iyo, ang tunay na magliligtas sa iyo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ang tuluyan pag
sa'yo at katapatan. Mananatili kailan pa man. Available na po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos po ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang simbahan po ng Quiapo ay walang sawa pa rin nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagbibigay ng tulong donasyon para po sa mga gawain kagaya ng ating pagpapaayos dito sa simbahan at ibang-ibang programa ng ating simbahan kagaya ng iThursday feeding program natin sa mga kapatid nating nakatira sa lansangan. Ang inyo pong mga pinansyal na tulong doon po sa ating parish office lamang ninyo ibibigay, ipadadala kahit yung mga nasa online at nasa ibang bansa. Salamat po, malaking tulong. Yan pong mga pinansyal na donasyong binibigay. Yan din po ang ating nagagamit sa mga scholars natin, sa mga may sakit, sa mga bilanggo nating kapatid, yung mga in-kind donations. Bigas, dilata, noodles, kape, malinis na tubig at sabon, hindi lang kapag may kalamidad, kundi sa iba't ibang pamayanan at simbahang nangangailangan at kinakapos din sa mga pagtulong sa ating kapatid. Kahit hindi kayo nakakasama sa ating mga pagdadala ng tulong, bahagi kayo sa mabuting gawain na ito. Ang Diyos na po ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre
Jesus Nazareno, sinasamba pa namin, pinipintuho pa namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati.